Pero kala ko nga ang sasabihin ni Cor kanina, gusto niyang makita makita ng mga coaches na maging coach din si Ponce. Di ba nandito na din previous sa mga coaches, one of the players na talaga nagmo-motivate and really try to teach and help her teammates talaga. And she wasn't like that to Cor Katibayan. Anton and Eliza, earlier when I was with Migs, he shared with me na hanga raw ang UE sa floor defense ng Adamson. And this is interesting because this is actually... Medyo lumayo sila, pero ngayon sa second set, dumidikit sila. Pero masyadong nilalagyan ng pagka-smart ng UE ang laro sa, from the service, sa mga palo, sa setting ni Bendong. So kaya may mas advantage sila pagdating sa first set. Nag-expand yung ano eh, nag-expand yung listahan niya eh. Pero eto nga, Judith Abil enjoying itong si Liza Bendong later on. But let's take a look at this hit by Judith Abil. Abil will hit, Ponce was there. Flora will toss it up to Permentilla, tuloy pa rin ang rally. Quick attack from the middle! Olarve or Rodriguez will finish it for UE. Rados play a while ago. Kalkuladong-kalkulado niya kung saan niya ilalagay yung bola. Ball up in the air. Abil will hit it to the other side. Igao, running attack for Dacoron. Popped up by Arado. Ngayon naman si Rodriguez ang papalo at makapuntos para sa UE. Sabi nga natin, four double-digit na players ang nag-produce ng napaka... Getting the point for Adamson University. Bendong. It's a quick attack to the middle for Rodriguez. Seth Rodriguez. Yes, siya yung player na umaatake para sa UE Lady Warriors. And this is a JRS Express best play of the match. But as of now, I think as a team, kung sino mga naglalaro sa loob, kailangan sila mismo yung may initiative. Kung access. Sila yung may drive ko at inaabangan na libero dito sa Philippine Volleyball. So to all the UE fans, savor these last few matches because Kath Arado in a UE Lady Warriors uniform.